tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, pasimulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at naliwag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong araw po na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan na magigiting ng mga apostol ni Kristo, mga saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Si San Felipe at si Santiago, na masabi natin kapwa nagtaya ng buhay nila para masundan ang ating Panginoong Jesucristo at mapalaganap ang pananampalataya. Bilang paghahanda sa banal na misa, hingin natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama tayo magpuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo
ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay na nagkakaisang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. At ngayon, ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago at saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-huli ay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat
sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man, sa daigdig ay laganap piyaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay. Amay sa'kin matatanaw. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala niyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, diyat at hindi pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay makakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama ay suma sa akin, ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, kayo'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nanatili sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hinihiling ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ating patuloy na pagdiriwang ng Easter o muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ating pinagninilay-nilayan lagi sa mga araw nito, yung mga saksi kung paano sila nagpakita ng kanilang karanasan sa muling pagkabuhay ni Jesus. At napakaganda sa araw nito, dalawang masabi nating totoong naging saksi sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay ang kanyang alagad na sina Felipe at Santiago. Pero magkakaroon lang ako ng konting kaliwanagan. Yung Santiago po dito, hindi po ito yung Santiago na kapatid ni Juan. Ito po yung Santiago na masabi natin, yung isang Santiago, o kuminsan sa English sabi natin, the lesser. Pero hindi ba yung sabihin the lesser, mas mababa ang kanyang ranggo. Pero dahil pinapakita lang natin na masabi natin na siya ay mas nakababata kay San Santiago. At dito, kung titingnan natin yung mga alagad, yung mga apostol ni Jesus, may kanya-kanyang mga gawain o kanya-kanyang pagkakaiba. Pero alam natin, kahit hindi popular,
alam natin naging mahalaga ang kanilang papel sa pagkapalaganap ng ating pananampalataya. Hindi nga ganong kasikat si San Felipe at Santiago, katulad nila San Pedro, San Juan at San Pablo, pero alam natin mahalaga ang kanilang papel na ginampanan. Si Santiago, makikita natin, siya ang unang namuno noong sa mga konseho sa Jerusalem. Hindi si San Pedro, pero si Santiago noong mga panahon na yon. At masabi natin sa konseho na ito, ipinakita ko paano mga alagad nagkatipon-tipon upang pag-usapan ko paano sila magpapahayag na mabuting balita. Pero ipinakita rito yung naging papel ni Santiago noong panahon na yon. Siya'y ginagalang ng kanyang kapwa. Dahil kumakita daw natin, ang buhay ni Santiago ay napababilang sa mga masabi natin samahan na hindi nakatikim ng alak mula pagsilang. Sila ay manatiling masabi natin nagtitika at hindi kumakain ng karne ng mga panahon na yon. At ang kanilang parating gawain ay ang magdasal at masabi natin gumawa ng kabanalan. Kaya nga siguro siya ang namuno sa konsehong ito dahil masabi, dahil sa kanyang pamumuhay, ginagalang siya ng kanyang mga kasama. At dito natin makikita kung paano sa pamumuhay ni Santiago, naging masabi siya uliran na mga masabi ng tigasunod ni Jesus. Kahit masabi natin naging maliit ang kanyang papel, pero masabi natin naging dakila naman sa pagkapahayag ng masabi natin mabuting balita. At katulad lang lahat ng sinapit ng mga apostol, siya rin ay nag-alay ng buhay para kay Kristo. Sa kabilang banda naman, makita natin yung buhay ni San Felipe. Alam natin na abanggit siya sa lahat ng mga ebanghelyo. Ni San Felipe ay masabi natin na abanggit kay San Marcos, San Lucas at San Mateo bilang kasama ni Bartolomeo. Pero kay San Juan, may maganda siyang papel na ibinigay. Na masabi siya'y tinawag ng Panginoon. At sa kanyang pagtawag, ipinakilala niya na si Jesus ang tunay na Mesiyas. Si Jesus ang tunay na nag-aral sa batas ni Moises. Si Jesus ang dapat sundan. Naging daan siya para sa iba na makilala kung sino si Jesus. At dito, mapakita natin, ayon sa tradisyon, si San Felipe ay nangaral sa Greece, sa Riega, at sa iba't pang lugar. At doon din, nag-alay ng kanyang buhay. Kaya nga makita natin dito ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi sa palakihan ng papel. Pero ang tunay na pagsunod kay Kristo ay ang pagbibigay ng sariling buhay. At iisa lang ang layunin ng mga alagad na ipakilala si Kristo bilang katotohanan, buhay at liwanag. Masabi nga dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ito ang lahat ng ginawa ng mga alagad na ipinakilala si Kristo bilang tunay na katotohanan natin, tunay na daan at tunay na buhay. Kaya nga, siguro ito rin ang paalala sa atin. Tayong lahat ay tinatawag na maging alagad ng Diyos. Maging alagad ni Jesus. Tagusunod ni Jesus. Dapat ipakilala natin si Jesus sa iba bilang tunay nating katotohanan, tunay nating daan, at tunay na buhay. Dahil yan ang papel ng lahat ng mga alagad. Sana magaya natin si Santiago at San Felipe. Hindi malalaki ang papel na ginampanan, pero mahalaga at importante. At ito'y ginawa nila ng buong buhay nila. At sa kanilang pag-aalay ng buhay, tunay na pakilala si Jesus bilang katotohanan, daan at buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo para sa pangilan ng simbahan sa pamagitan ng San Felipe at Santiago. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon.
Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo. Kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakikilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin sa tulong ng mga panalangin ng matatapang ng mga pastol na nangangalaga sa iyong kawan. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging reliyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga pastol ay saligat katuwang sa pananatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito na tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit na mapuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ay bukal na ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu kayong banal ng mga kalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati ngayon abot sa kanyang mga lagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitrayo na po ang mga lahat. Mga kapatid, sama sa inyong pagbunyi ang mistero ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inak, kahit nalang namin sa inyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kumarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami kasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakayos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong isimbahang lagam sa bundigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng kaparian. Nalaan mo rin ang aming mga kapatid na himalay pag-asang sila yung muling nabuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo kayo patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ng kabiyang puso ng San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa iyong kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagkupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, sama-sama tayong manalangin sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinagbigyan dakilang araw ng pagkapahayag ang tagapagas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ngayon panampalataya pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigay pag-angat ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat.
Mga kapatid, narito si Jesus na tumatawag sa atin, sumunod tayo sa Kanya. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat na tinatawag sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na ika-4 po ng Mayo, Huwebes. Bukas po ito sa ganat na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Inaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar
At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama na yung pagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaysa ng Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Magsiyo kayo habang ginagawad ko ang pagabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad sa inyo, nawa sa inyo ng pagkapala bilang tugon sa panalangin San Felipe at Santiago ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos ang siyang nagbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ang nagpatatag sa inyo sa pananampalataya, ang kanilang mga panalangin ang magbunga nawa sa inyong pagsapit sa tahanan, tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo, taglay ang pagmamahal ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.